kamamsi at mga kaibigan, friends, Facebook, patriots, ayan. Ito na naman si Nanay Chema live today. Ayan po, kagagaling ko lang sa, ano, sa heart center. Nagpasikan opinion na naman si Nanay kasi sumakit yung dibdib kahapon, siguro stress, pagod. Ayan, yan, sa awa naman ng Diyos, talaga napakabuti ni Lord, hindi niya talaga pinapabayaan si Nanay, ginagabayan niya talaga ako. Kasi alam ng Panginoon na may mga mission pa akong dapat gampanan. Ayun. Sa awa ng Diyos, alas 6 ako pumila doon sa ano, sa heart center. Dalawang araw kasi ako na pahinga sa bahay. Binisita na nga lang ako dito ni anak Donna kasi nga pag-usapan sana natin yung move natin sa DOH sa 25. Ayan. 25, 9 p.m. Kita-kits tayo sa DOH. Ibigay na natin ang call support natin. Lumabas na tayo. Huwag na natin hintayin pa na i-mandatory yung sa October 7 yung para sa mga anak natin, ng mga kabataan sa school. Ayan, kung pupwede lang na makaiwas tayo sa ganyang sanguna, huwag na natin papasukin ang ating mga anak sa October 7. Ayan. Pero lahat ng aming makakaya, gagawin namin na makatulong kami sa sangbayan ng Pilipino. Yung makakaya lang namin, yun. Kasi alam nyo naman na mula noon hanggang ngayon, si Nanay hindi talaga iniiwanan ang pagiging patriots niya. Kasi nandiyan na talaga at nakalaan ang puso ko. At sa mga homeless people and street children, ayun sa Sunday, may feeding program na naman ako sa Liwasan. Kung sinong hindi busy na mga patriots yan, pwede sumama. Medyo nangayayat nga ako ngayon eh, nabawasan ang aking katawan. Dahil sa, ayan, alam nyo naman si Nanay, hindi mapakali talaga. Kahit may sakit, ipinaglalaban pa rin ang ating bansa. Ayan, itong gamot ko. Ayan. Ito yung iniinom ko. Get me up. Nilagay ko sa tubig yung ano ni Dr. Mayo sa akin. Thank you Dr. Mayo. Nakakalungkot man isipin, pero 2 days na ako na nangihina. Masakit ang aking puso, dibdib, parang may 2 kilong ano, nakadagan. Sabi ko, Lord, wag naman ngayon, kasi naiiyak ako tuloy. Wag naman ngayon, Lord, may laban pa ako. May laban pa si Nanay, tapos nandito pa kasi yung hindi papa-implement na naman nila yung sa school sa October 7. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, ipanalo mo muna ang laban ko. Payag na ako dun. Kasi wala naman lumalaban na sa ngayon na tulad ng laban namin eh. Na kahit wala kaming pera, wala kaming allowance, lumalaban kami ng para sa ating bansa, para sa sangbayan ng Pilipino. Kung ano ang kaya ko i-produce sa laban namin, yun lang. Thank you nga pala kay ano, kay Pastor Rino, kasi Pastora Francia, talagang sumusuport sila sa amin sa lahat ng laban namin. Nandiyan si Pastor Rino, Pastora Francia, hindi kami iniiwan sa lahat ng laban. Kahit iilan na lang kami, lumalaban pa din kami para sa sangbayang ng Pilipino. Kaya sabi ko, kwento ko lang sa inyo, no, yung nangyari sa akin. 22 pa lang, sumakit na yung dibdib ko, pati yung puso ko, bumalik yung sakit ko. So, natulog lang ako sa taas, ayaw ng pamilya ko na lumabas ako. Ayaw nila kasi ma-stress daw ako, bawal sa akin kasi ma-stress. Nung nasa taas ako, puro lang ako panalangin, tawag sa kanya na, sabi ko, Lord, huwag naman ngayon, may laban pa ako sa 25. Kung talagang kukunin mo ako, patapusin mo lang ang laban ko. Kung hindi mo na magagamit ang katawan ko, handa na rin ako. Ang importante lang sa akin, maipaglaban ko ang karapatan ng sambayan ng Pilipino.
Kasi wala naman magkakalakas loob na lumabas ng kalsada para ipaglaban ito. Kaya sa 25, mayroon kaming vigil prayer sa DOH. Yun. Sana huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag natin pawalang bahala. Yung mangyayari ngayon, ipopost nila yung huwag natin sila payagan, mga magulang. Huwag natin sila i-tolerate. Kasi kapag sinangayunan natin ng kanilang kagustuhan, para na rin tayo ang tumutulak sa kamatayan ng ating mga anak. Napakawala nating kwintang magulang kapag alam naman natin na experimental at marami na rin noon ang namatay sa dingbaksya. Tapos pahahayaan pa rin natin. Na kaya lumabas na kayo. Bukas na ba yun? 25, tama ba? Basta 25. Medyo na ano na din ako dahil madami akong iniisip sa sakit ko. Kasi napaka mahal naman kasi ako ni Lord eh. Binigyan ako ng sakit sa puso. Ang sakit na binigay sa akin talagang grabe. Sakit sa puso. Pero yung una kasing sakit ko noon sa puso na inimatay ako sa Senado nung laban ko noon sa 1869 Senate Bill, nagamot ako ni Dr. Mayo. Kaya kahit ano pang sabi nila tungkol kay Dr. Mayo, siya ang nakagamot sa akin. Hindi ako mag-iisip ng hindi maganda sa kanya. Kasi gamot niya ang nakagamot sa akin. Subok ko ang gamot niya. Katawan ko ang pinagamot niya. Kaya saludo ako kay Dr. Mayo. Sabi ko nga na yung binigay ni Lord sa akin na sakit, pang mayaman, wala naman ako pera. Pero nananalig ako sa kanya dahil alam ko hanggat may mission ako sa mundong ito, hindi niya ako pababayaang mawala. Kasi kung totoo, kasi napaka-komplikado ng sakit ko. Bawal akong mapagod, bawal akong magluto. Pero pag wala akong kusunero, ako nagluluto. Nagdadagdag ako ng mga paninda para madagdagan ang income. Kasi kapag mag-move kami, kailangan may maiambag ako sa mga patriots kasi hindi din naman nila kaya lahat. At nangako din ako noon sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng business, ako magsusupport sa mga patriots kung maliit din lang na bagay. Akong susuporta sa kanila. Kaya eto, nagpapasalamat ako ng bubuong buo kay Lord dahil eto, nagpunta ako sa heart center kanina, kasama ko yung anak ko. 2 days ako nag-take ng gamot sa bahay. So hindi kumbinsido ang pamilya ko. Gusto talaga nila na ipatingin ako sa heart center. Alam nyo naman na ayaw ko talagang dinadala ako sa ospital. Kahit namamatay ako sa bahay, hindi ako pupunta ng ospital kasi wala na nga akong tiwala sa mga doktor sa ospital kahit marinig pa yan ng lahat ng mga doktor. Wala akong paki sa kanila dahil nagsasabi ako ng totoo. Na wala na talaga ako tiwala sa kanila. Kahit sino pa ang mag-advise sa akin na mali ang sinasabi ko, pero walang pwedeng humimok sa puso't damdamin ko na magtitiwala ako sa mga doktor. Hindi ako magtitiwala sa kanila. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ko, ang Panginoong Langit na siyang lumika sa ating lahat. Siya ang liligtas sa sakit ko. Siya ang mag-guide sa akin dahil alam ko sa ngayon kung may mission pa talaga ako sa mundong ito, hindi niya po ako pababayaan. Yan po. Kaya sana lumabas naman kayo sa mga bahay nyo. Makiisa kayo sa laban namin sa 25 or bukas na nga ba yun? Makiisa kayo. Marie Ibala. Kay Dok Tamayo, Nanay Jem, bumalik ka. Yes, si Dok naman talaga Tamayong nagpagaling sa akin. At hindi talaga lalapat sa katawan ko ang pharmaceutical. Herbal lang ako. So nagpunta ako sa heart center kanina. Thank you Lord kasi sabi ng second opinion ko, sabi sa CD, sa ano ko, ECG ko, namaga lang daw yung ugat ng puso ko. Dahil wag daw ako kumain ng masyadong maraming kanin kasi white sugar dapat daw. Ang kinakain ko ay ito lang.
Oh. Yeah, yeah. Kaya ngayon, iyan na talaga ang kinakain ko. Yun. Yun. Yung red rice, yun. May sarili akong kaldero. Yan. Tapos, puro gulay lang. Kasi, parang nalibang na din ako dahil hindi nasinumpong ang sakit ko sa puso. Tapos, napakain ako ng kain, ng kanin na white. Kasi napakasarap kasi ng kanin na namin dito at saka ang sarap ng luto ng kusinero ko. Kaya hindi ko napigilan, napakain ako ng kanin. Ayun, siya yung naging sanhi ng pamamaga ng ugat sa puso ko. Tapos nag-pray lang ako ng 2 days sa bahay, hindi ako lumabas. 2 days yun, nag-pray lang ako. Tapos pinuntahan ako ni Donna noong 21. Yun, pinuntahan ako ni Donna noong 21, binisit niya ako. Ako kasi yung taong ugali ko na pag may sakit ako, ayoko may nakakaalam. Ayoko yung binibisita ko na parang kawawang-kawawa ko. Ayoko yun kasi strong ako eh, matapang ako eh. Kilala nyo naman ako, matapang ako. Maging sa sakit ko, pinaglalabanan ko yun. Nilalabanan ko yun. Kahit sabihin mo pa na may taning ng buhay ko, hindi kita paniniwalaan. Iisa lang ang paniniwalaan ko at pinagkakatiwalaan ko yung Panginoong Langit na siyang lumika sa ating lahat. Yun lang yun. Sa kanya lang ako saludo, sa kanya lang ako takot, dahil anytime pwede niya kunin ang buhay ko. Kaya diba, lagi ko naman sinasabi sa mga vlog ko na ang respeto sa Panginoon, ang pagmamahal sa Panginoon, nandiyan yan. Huwag tayong magmalaki kung ano man ang naabot natin ngayon. Huwag tayong magmayabang kung ano man ang blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi pera lang yan. Material na bagay lang yan. Anytime yan, tatanggalin lahat ng Panginoon. Yun, mawawala lahat sa atin yan. At saka alam nyo ba, itong restaurant ni Nanay Gemma, binless na ito ng Panginoon. Kaya kahit papano, may kita kami kasi alam niya na ito'y gagamitin ko sa tama, gagamitin ko sa pangailangan ng mga patriots na lumalaban sa ating bansa, ating kapayapaan. At ito'y ginagamit ko din para mag-share ng pagkain sa mga homeless people and street children. Kaya sa totoo lang, masasabi ko sa inyo na nakakataba lang talaga ng puso. Kasi kahit na mahirap ka, alam mo ba yung hindi naman sobra-sobra talaga ang kita mo, pero nagawa mong mag-share sa mga nangangailangan. Hindi ka nakalimot kung ano ang pinanggalingan mo. Hindi ka nakalimot kung ano ka. At hindi ka nakalimot kung sino at ano ka at kung sinong nagbigay ng buhay sa'yo at kung sino ang nagbigay sa'yo ng blessing. Yun ang importante talaga sa tao. Na hindi tayo nakalimot lahat. Kaya sa totoo lang, sa 2 araw ako nagkulong sa bahay, yun, medyo nangayayat din ako. Yun. Pero okay lang kasi medyo okay na ako ngayon. At saka pag medyo okay talagang pakiramdam ko, hindi mo talaga pwedeng hindi ako mapababa. Kaya eto, ipakita ko sa inyo. Ayaw nga pala, bago ko makalimutan ang lahat. Lumabas tayong lahat sa kalsada para ipaglaban natin October 7. Huwag natin payagan na magwagi ang DOH. Huwag natin payagan na manalo sila sa labang ito. Kasi ang buhay ko, hiniling ko sa Panginoon na dugtungan niya ito para makasama niyo ako sa labanan sa 25. Ayan po. Kaya, sana makiisa po kayo. Lumabas po kayong lahat. Ngayon, si Nanay Gemma, nandirito ngayon ako. Nagtitinda na naman ako. Matigas ang ulo ko, no? O, tingnan nyo yung paninda ko. Ayan. Mayroon akong calamansi juice with malunggay by Sabrina Artaide. Kasi sabi ni Sab, kailangan nanay ang tinda mo puro healthy. Hindi lang yung pwedeng kikita lang tayo tapos apektado yung kalusugan ng sangbayan ng Pilipino. Ayan. Mayroon po akong itlog. Wait lang ha kasi may customer ako sa calamansi juice. Lalagyan natin ng yelo yan. Yan. Mayroon po kailang konti lang nilagay ko.
Wag na, yellow. Ah, wag yellow? Oh, sige. Oh, masarap yan. Yan. Ayan, yung calamansi juice ni Kuya. Sa halagang 10 piso. Ayan. Sarap, Kuya. Sarap. O, yan. Narinig nyo ba, sabi ni Kuya, masarap? Kasi purong ano yan, calamansi juice, kinsi. Tapos may malunggay siya. Ayan, sab. Yung tinuro mo kay Nanay Gemma, 10. Yung tinuro mo kay Nanay Gemma, na calamansi juice with malunggay, ayan, bumilis na si Kuya. 10 pesos lang yan. Purong-purong calamansi at malunggay. Ayan. At saka, ayan yung taninda ni Nanay Gemma. Ayan. Wow, daming viewers. Pag si Nanay talagang mag-live, abang na abang kayo, no? Yan. Ganyan si Nanay, kapag kaya rin lang ang katawan, talagang magtitinda, lalabas ito. At surprise, ang daming kumakain sa restaurant namin, mga pulis. Mga pulis ang kumakain, sang batalyon. Ganun kamahal nila si Nanay Gemma, mga pulis lahat. Tingnan niyo. Ayan. Diba? Ayan, may mga gulay ako. Ayan. Gulay, patatas. Ayan. Kaya punta kayo rito para mamili ng mga patatas ni Nanay Gemma. Ayan. Mayroon akong mga gulay. Ayan. Kompletong-kompleto. Ayan. O, mabiral ka dyan, loka. Ayan. Ayan. Matagal na. Ayan. Ayan, may mga ano tayo. May mga itlog na pula. Ayan. Itlog na pula. May siupaw din si Nanay. Ayan. Hello, Lina David. Shout out sa'yo. Ayan po. Ang dami-daming paninda ni Nanay. Ayan. Mayroon akong calamansi juice with malunggay. Ayan, tikman nyo, napakasarap. May barbecue din si Nanay. Ayan. Basta huwag niyong kalimutan sa 25, lalabas tayo. Ano? Ayan. Gusto niyo makita ang aking mga ulam na luto? Ayan. Magpalalamog na kayo, ha? Napakadami ng viewers ko, ha? Ayan ang ulam ni Nanay Gemma. Yan, ang dami-dami. Marami kayong pagpilian. Ayan. Che, oh, pinagbabawalan ako ng anak ko. Si something ko to eh. Ayan na, ayan, daming order, yon. Ay, Regia Chensa, shout out na Nanay Gemma Barina Disin. We love you, na. Ayan. Ay, Mars, Lina David. Ayan yung ating mga magigiting na pulis na dito kay Nanay Gemma, kumakain sila, oh. Ang gwapo nila, di ba? Ipopokus to sa inyo sila, sir. Ayan, di ba? Love nila si Nanay. Mm. Dami nila sang katutak. Saludo tayo sa ating mga kapulisan, mga magigiting. Dahil pag wala ang mga yan, magkalat ang mga magnanakaw sa daanan. Yan. Sa mga katawan ng mga ito, machong-macho, hindi pa ba yan sila dyan matatakot? Sir, talaga, magbabiral na kayo yan, oh. Yan, ang gwapo nila. Yun po, isang gwapo, singkit mata. Yan, ang gwapo nila, di ba? Oh, ayan, oh, pinagkakaguluan nila si Nanay, oh. Yan, sir, bili na po kayo dyan. Bili lang kayo, nagbablog lang ako. Yan, ang... Uy, si Kuya nandito, oh, nagpila-pila. Uminom na ito ng calamansi juice, eh. Yun. Di ba, Kuya, masarap yung calamansi juice ni Nanay? Yan, yan. Ay, sabaw! Sabaw dito, naku! Hindi kayo babalikan nila, sir. Damihan nyo ng sabaw. Alagaan nyo ng sabaw yan. Sige, bigay lang kayo ng bigay ng sabaw dyan. Marami tayong sabaw dyan. Kaga lang kayo sa pila, ha? Kasi talagang marami yan ang kumakain. Ang hindi magtyaga, hindi matitikman yung pagkain ni Nanay. Ay, Jennifer Laurenti. Nanay Gemma, nag-kits daw kayo ni Dong sa Blumentret. Yes, nakita kami doon. Nakita kami sa Blumentret. Lokong-loko yan. Kasi yung pinagbibilan niya ng mga gulay, doon din ako namimili. Yun.
Abay, pinagyayabang ako dun sa Blooming Treat. Luko-luko talaga yan si Dong. Kasi yung pinagbibilhan niya dun, kapatriots rin natin. Andoon na! Ubus na yung kagabi. Ang dami kong binili kahapon na sili. Ayan, di ba? Ang dami kumakain kay nanay. Ayan. Uy, si Josephine pupunta daw, Lucy. Tutubos na ng ticket. O, tingnan mo yung comment niya, oh. Pupunta si Josephine. Ala, Josephine, pumunta ka rito. Mag-witness ka muna. Kulang kami ng tao, oh. Ayan si Lucy, oh. Pinapawisan na, oh. Oh. Nagsiserve si Lucy ng sabaw, oh. Yung iba nga, lumalabas na dahil wala nang maupuan, eh. Lagay kaya kayo ng misa sa labas. Kuha kayo ng lamisa doon. Huwag ko kayo mag-alala, malapit na bumuksan yung pangalawang branch ni nanay sa kabila. Maluwag na yan. Mas malaki yung kabila, up and down yan. Taas, baba. Nandiyan yung matatagpuan yung mga masasarap na luto. Fresh yung pangmasa. Nandiyan yung bulalo. Mayroon tayong overload Paris na bulalo. At saka overload Paris. At saka lechon chicken overload. At saka top silog. Tapos may mga, ang sa taas naman, mga ano siya, yung pang Muslim, pagkain ng mga kapatid nating Muslim. Ayan. Pag nabuksan yung kabila, mas madaming masasarap na pagkain doon. Dahil ang aming chip doon, manggagaling pa sa magandang restaurant. Ayan. At doon, malaki ang space namin sa kabila kasi up and down siya eh. Yan, kaya, ay, yan, lagyan mo ng upuan dyan. Yan, mayroon pa po dito table sa labas. Yung hindi magkasya dyan, pwede na din dito sa labas. Ay, paano kasi nila, si Kuya o yung customer ko sa Calamansi Juice, lumabas kasi wala na siyang maupuan. Kuya! Yes, Kuya! Bayan na ako. Okay. Itusog ng konti kasi wala tayong... Wala tayong mga pipisdaanan. Dalawang saging, isang Mountain Dew. Doon lang muna sa ka. Ayan, napakadaming kumakain. Ang iba lumabas na din kasi... Ano yun? Sisig. Ah, mamaya pa yung sisig na tela. Kainin mo yan, isisig yan. Ang taba-taba, oh, nagtutuloy yung mantika. Andun ka kanya. Ginagawa namin siyang sisig. Oh yeah, sige. Pagbalik mo, luto na yung sisig na tenga. Daming guwapo. Ang dami daw guwapo, sabi ni Sir. Guwapong-guwapo yung ating mga kapulisan. Ay, doon, marami din pagkain sa kabila, oh. Amin pa yan. May siomay, may siupaw, may saging din doon, may hamburger. Dito na daw siya kasi maraming guwapo. Si Sir talaga pinatawa ako. Tingnan mo ah, napatawa ako. Oo, doon, mayroon patuloy nag-ano dito, nakatawa din ah. Yan. Yan, ganyan lagi, araw-araw, pinagkakaguluhan nila yung pwesto ni Nanay Gemma. Oo, dyan yan gagamitin sa kabila. Pero mayroon ata kami doon. Mayroon din dyan. Dito kasi pag binuksan yan, yan. May soft drinks na yun. Mayroon na ba? Loto na ba? Hindi pa po lang soft drinks. Ah, wala pa daw, hindi pa loto. Yan. Kulang kami sa space. Ayan. Kulang kami sa space, kaya naglabasan yung iba. Naako pa kasi ng mga kapulisan sa loob. Ang dami nilang kumakain doon. Kaya alam nyo, lumalakas na lang ang katawan ni Nanay Gemma kasi the more nakikita ko na maraming kumakain sa pwesto ko, lumalakas din ang aking katawan. Kasi sa totoo lang, nandoon ang kalakasan ko. Kaya may sakit ako talaga. Hindi ako namimirmis sa taas.
Hindi ako na may mermis na taas. Reggie Achesa. Gwapo po talaga ang ating kapulisan, Nanay Gemma. Yes, gwapo po talaga sila. Basta wag lang po silang lumabag sa batas. Na yung batas na kanilang pinapatupad. Yan. Hello, ayan. Yes, talagang minsan ang buhay ng tao, daanin mo na lang sa patawa-tawa kahit may mabigat ka nitong nararamdaman, kailangan mo mag-chill, kailangan mong talagang as in na isipin mo na lilipas din yan. Ika nga sabi ni sino ba ito, ni Diwata, yun. Kaya sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit ano man ang nadanas ko ng 2 days, ngayon, heto ako, nakaharap sa live, masigla, malakas, dahil sa Kanya. Kaya lagi natin tandaan, magtitiwala tayo lagi sa ating Panginoon. Talagang sa Kanya tayo hihingi ng kapatawaran, sa Kanya tayo magtitiwala, sa Kanya lang tayo matatakot, dahil Siya yung mas malaking kapangyarihan para gabayan tayo. Yan po. Huwag po tayong masyadong nagpapadala sa pera, huwag po tayong, oo, yung pera gagamitin naman din natin yan. Yun nga lang, kasi ang pera, siya yun ang magdadaan ng kapahamakan ng bawat isa. Lalo na po kung hindi natin alam gamitin ang pera. Kasi ang pera tukso po yun eh. Kaya kailangan, ano tayo, yung kontrolado natin ang lahat-lahat. Hello Marie, kamusta ka na dyan? Yan. Hello Marie, pray lang Nanay Gem, lagi kayo sa panalangin ko. Yes anak, idagdag mo na ako sa iyong mga panalangin kasi kailangan din ni Nanay Gem ang panalangin ninyong lahat para sa kalakasan ng aking katawan kasi kapag ako manghina at kung anong may mangyari sa akin, eto, wala na maglakas loob na lalabas sa kalsada para ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Yan po. At saka magpapasalamat tayo sa mga patriots na lumalaban talaga ng totoo, lalo na sa kalsada. Binubuhis nila ang kanilang buhay sa labanang ito. Lagi nila tinataya ang kanilang buhay sa laban para sa sangbayan ng Pilipino. Yan, saluduhan natin ang mga patriots. Lalo na sila Donna, anak Donna, sila Jess, sila Teresita Kabigting, Ate Evelyn, sila Spando, ayan, sila Pastor Rino, Pastora Francia, Pastora Rima, ayan, halos bumabalik na kami sa dati, nabubuo ko na sila ng paunti-unti, buong-buo na. At siyempre, si Attorney Tanya Lat, na walang sawang sumusuporta din. Ang lahat ng sumusuport sa laban natin, pasalamatan natin lahat yan. Shout out ako kay Attorney Tanya Lat. Pag magkaroon pa rin ng events sa Attorney Tanya Lat, andyan support lang kami sa kanya. Kaya nga sana bukas yung mga patriots dyan, lumabas naman tayo sa 25, please. Pagkaisa tayo kasi itong usapan na ito ay para to sa atin mga anak. Yan po. Ang usapan na ito para to sa ating mga anak. Huwag tayong pumayag na ganun mangyari. Daga ang mga anak natin. Yes, tama ka. Hindi mga daga ang mga anak natin para pag-eksperimentuhan nila. Ngayon lang ako magbabasa ng comment kasi nabisi ako kanina. Ay, Reggie, hindi po ako napinaghihinaan ng loob hanggat ng mga patriots na totoong lumalaban ay nasa tabi ko. Lalong lumalakas ang aking loob at lumalaban nito. Okay lang yung anak kahit wala ka sa Pinas. Na, ngayon ko palang binabasa ang mga comment yung anak.
Sige anak, Josephine, punta ka. I miss you so much na. God bless you always, Nanay. Gemma pa rin na. Thank you sa inyong lahat. Sige, into ko na yung live ko at kakain pa ako at iinom pa ako ng aking gamot. Ayan, yung aking gamot. Yes. Ayan. Alam nyo ba kung ano yan? Ano yan? Get me up ni Dr. Mayo yan. Get me up niya. Itong iniinom. Yun, sana ha, sa 25, marami ang makiisa sa harapan ng DOH. Please lang, makiisa tayo sa labanan ito. Huwag nating iwalang bahala.